Siyempre, okay, ito na ang ating finished product. Okay, napakaganda and okay naman siya, hand carry siya, portable, pwede niyong bit-bit. Okay, welcome back guys sa ating panibagong video. At ngayon, gagawa tayo ng isang power supply. Simpleng power supply na kung saan meron siyang pwede natin adjust ang voltage and ang ampere. And meron tayo at the same time na gagawin na pwede siyang pang test ng voltage and ampere. Kaya ko to ginamit dahil para lang mamonitor natin yung voltage and ampere ng manggagaling sa power supply na dadaan dito sa ating buck converter. Okay, itong buck converter na ito, meron siyang adjustan ng voltage and ng ampere. So ayan, kung makikita. Okay, ano pang hinihintay natin? Simulan natin. Okay, isa-isain ko muna ang mga gagamitin ko. Pwede kayong gumamit ng laptop charger. Ang itong akin is 20 volts. So, ito ang gagamitin ko. Pwede naman kayong gumamit ng power supply like this. Or like this one. And kung ano ang pwede nyong gamitin. Basta, mas maganda 24 volts para mas marami-rami ang pwede mong paggamitan. Okay, so ngayon na ito buck converter. So nabibili to sa Lazada or Shopee. Nasa description ng link, check nyo na lang. Ito din available to sa Lazada, voltmeter with ammeter. Okay, pang-check ng ampere. And syempre, bumili ako sa isang electronic store dito sa ating dito sa amin. Bumili ko ng alligator clip so para ma-clip ko ito sa mga batteries na kailangan kong i-charge like battery ng tablet. Okay, and this one terminal, ano ba tawag dito? So ito nga pala, ito pa munti kong makalimutan. So kakailanganin natin ito, PVC utility box and ito cover ng utility box. Syempre, ayan. Okay, so ito nagkakahalaga ng 25 pesos and 35 pesos. So ito binili ko to sa Ataw, yung mga Chinese store dito sa aming lugar. So ito ang gagawin nating box. Okay, buksan natin para makita nyo mga katek. Okay, ito ang gagawin nating box or casing ng ating project. So ito. So ito, napakagandang casing nito kung saan ito bubutas natin, lalagyan natin dyan sa gitna. Ayan, pinakita ko muna sa inyo mga katek. So ngayon, simulan natin ang paggawa. Ang gagawin natin na una is, siguro butasan natin dito. Okay, dalawa. And syempre, sasaksa ko ng aking soldering iron dahil yun ang gagamitin natin pang butas. So siguro, bubutas ako ditong dalawa. So pagpasensya nyo na ang aking kamay dahil may nirepair akong printer kanina. So ayun, medyo madumi ang kamay natin. So okay lang yan. So ngayon, proceed na tayo mga katek sa ating paggawa. Bubutasan muna natin dito and dito. So let's do this. Ito na ang ating magsisilbing casing mga katek. So ayan, dito ang magiging terminal kung saan pwede mong ikabit yung wire. So ito ang magiging lalagyan natin mga katek. And syempre, ang next step natin ay bubutasan natin ito at para maipasok natin dito. Ayan, nailagay na natin. Hindi ganun ka-perfect. So, kasi wala pa akong budget pambili ng tools para ma-cut siya ng perfectly. So, gumamit lang ako ng soldering iron. And ngayon, nailagay na natin siya dito. So, ayan. Pwede na natin i-fix ang lahat. And gagawa naman tayo ng wire na gagamitin para sa mga connector nito. So, ngayon, ang gagawin natin is, kung naalala nyo, gumamit ako ng alligator clip. So, papanuhin natin ito ngayon. So gagawa tayo ng wire. Mga
mga katek, ito na yung finished product natin ng pangalawang ginawa natin. Kung saan yung kabilang dulo ay alligator clip and yung kabila ay circular pin ba to? Dahil iyan ang ilalagay natin dito. So ngayon para mas magandang tingnan, okay, lagyan natin ng electrical tape. Okay, so ngayon na ito, gagawa pa tayo, kuha pa tayo ng extra wire para sa ating ikakabit dito. So, yung isang dulo, wala siyang circular, ano. Comment nga kayo kung ano tawag dito. Ayan. Okay. So, yung isang dulo, lalagyan natin ito para maganda talagang tingnan, okay? Lalagyan natin nito para ilagay natin dito. And yung isang dulo, dito natin i-solder yan. So ngayon, ready na. Ayan na, kakabit na lang natin dito sa ating input. Ngayon, babalatan naman natin tong kabilang dulo. Hey Google, light please. All right, turning on light. Okay, napanood nyo na mga katek kung paano natin ginawa itong part na ito ng ating project. And this one, syempre, okay, ito ang ating voltmeter with ammeter na kung saan gagamitin natin sa isang project. Gagawin natin mga katek ay iwa-wiring na natin siya, isolder na natin ang mga wiring. So kung makikita nyo dito, nakakabit yung sa power supply niya, okay, power supply ng ating voltmeter, but in my case ang kulay ng wire niya is dalawang black and isang red, so hindi natin basta ang alam natin is itong red na ito automatically positive yan ng power supply nitong buong meter na to, okay, itong voltmeter na ito. And ang negative, hahanapin natin dito. So, syempre, para mahanap yan, gagamit tayo ng power supply. I-on natin siya gamit ang power supply. So, ayan. Meron ako ditong power supply. Ayan. So, meron ditong alligator clip. So, itetest natin siya. Siyempre, yung positive, pwede nyo supplyan ito from 3.7 volt up to 20 plus. So, lalagay ko na lang sa description yan, mga katek. Okay, pag nilagay mo dito yung positive and ito negative, o pag umilaw, okay na siya. Pag halimbawa nilagay mo dito, hindi umilaw, syempre hindi yun yung positive and negative ng power supply niya. So, ayan, umilaw na siya. So, meaning, itong dalawang ito ang magiging power supply natin. Ano, lalagyan lang muna natin ng tanda. Okay? So, this one, itong wire na ito, is, ito ang magiging positive ng ating input and output. Ano po, ito ang magiging positive niya. So, ikakabit natin to sa positive ng input and sa positive ng output. So, this one, ito ang forma niyan. Ito yung positive ng input and dito yung output. So, meaning, itatap natin itong wire na ito isa dito. And, pakatap natin dito, syempre maglalagay tayo ng jumper papunta dito. Isolder din natin para magkalinya siya. So, ang negative po, ito ang gagamitin nating negative. Ano po? Dito dadaloy yung negative niya, meaning dun na natin matetest ang current ng ating load, okay, yung gagamitin natin na device. So syempre para ma-solder yan, kailangan natin ng soldering iron. So ready na natin ang ating soldering. Itong dalawang wire na ito, naglagay po ako ng additional dito na banana plug socket para i-solder yung power supply. Para pwede natin itong supplyan, pwede natin maglagay ng battery holder ng 18650. Pwede natin gamitan ng 18650. So now, solder natin siya dito. So, this one. Okay, solder natin yung negative sa negative ng power supply ng ating voltmeter. Okay. So now, this one, ito, sa positive to. Ito ang positive. Sa ibang voltmeter and ammeter na kagaya nun ay ito yellow. So
So ewan ko lang doon sa manufacturer na inorderan ko dahil black yung nakalagay. So sa iba, yellow ito. So ngayon mga katek, syempre maglalagay tayo ng extra wire. So first, ito kakabit muna natin ito dito mga katek. Ayan, dito sa isang positive. Ayan mga katek, so tatap natin dito sa kabila. So ayan mga katek, nakatap na natin ano, itong positive. Okay, ikutin lang natin ng kaunti. Okay, so now itong mga katek, ito yung input ng ground and ito yung output. Okay, so lalagyan natin, input ko is dito sa left. Okay, so solder natin to dito. So ayan mga katek, lalagyan natin siya. So ngayon naka-solder na siya. So itatest muna natin siya, ano, dito natin paparaanin sa harap. Itatest muna natin siya ngayon kung working ba ang ating wiring or may mali tayo. So huwag kayong mag-worry na masira or ano, kasi may protection naman ito, short protection. So ngayon gagamit tayo ng power supply. Okay, and gagamit tayo ng power supply para i-on ang ating load. Okay, so okay, ngayon i-ready na natin ang ating buck converter na kinabit ko na yung charger. Okay, ito yung ginamit kong charger na power supply, which is 20 volts, 3 ampere siya. Okay, and magtatap tayo dito mga katek ng wire. Ito, naglagay ako dito ng wire. So papakita ko sa inyo uli yung ginawa ko dun sa unang video. Okay, di ba? So isang wire na walang terminal, and isang yung isang dulo is may circular terminal, ano. So whatsoever ba ang tawag niyan. Okay, syempre lalagay natin ang negative sa negative ng out. Okay, make sure lang na hindi magkakadikitan mga katek, ano, para safe tayo sa short circuit. Okay, ayan, and lagyan natin sa positive yung positive ng load. So ganito maging itsura nyan. So ito na, may dalawa na tayong positive and negative. So pwede nyo mga katek itong power supply ng ating voltmeter kung gagamit kayo nito, and pwede kasi natin itong magamit na pang direct charge ng mga battery na super na drain. Ang gagawin na natin mga katek, lalagay natin ito dito sa input. Okay, so ikakabit natin yung syempre itong positive, lagay natin yan dito. Okay, and syempre yung negative mga katek, lalagay naman natin dito sa kabila. Ayan mga katek. Okay, so now dito naman tayo sa output mga katek. Okay, tinanggal ko muna yung wire dahil kakabit ko itong ginawa kong isa naman na may circular terminal ba tawag nito, or and may alligator clip sa isang dulo. So ngayon syempre lalagay din natin yung red sa positive. Okay, actually pwede kayong gumamit ng iba nito, yung parang payo para madali siyang ikabit, pero dito kasi sa electronic store dito sa amin na walang ganun eh. Kaya ito na lang ginamit ko mga katek. Okay, so now temporary, hindi muna natin i-fix siya. Okay, so susupplyan ko na ang ating buck converter. So kung makikita nyo, iilaw yan. Susupplyan ko na siya, isaksak ko na sa 220. So ayun mga katek, nakita nyo umilaw na ang ating buck converter. Okay, ito, buck converter ito na 200 watts yata, I think. Okay, ang ginagawa nito is
step down nito, DC-DC converter. So, pwede niya nga from high voltage. Siguro, ang maximum niya is 32 volts. Pwede niyang ibaba up to kung anong gusto niyong adjustment. So, ito, napakaganda nito. Ang iba, guys, na mga ka-solar natin dyan, ito din ang ginagamit na alternative cheap MPPT charge controller. So, later on, ibablog natin yan. But for now, ito muna ang gagawin natin. So, now, tetest na tayo ng ating load, which is itong fan. Okay? So, ikakabit natin itong negative, and positive. So, ayun, makikita natin, ayun na yung ampere niya. 0.18. Ayan, 0.18. So, pwede natin i-adjust ang voltage kung gusto nyong i-adjust. So, ayun. So, pag tumaas yung voltage, sumataas din yung ampere. So, ayan lang muna ang setup natin for now. Pwede na natin i-fix ito dahil okay naman na naikabit na natin. So, i-fix na natin siya. Kailangan ikabit na natin itong casing para maganda na siyang tingnan. So, ayan, nag-lock. Okay. So, ngayon na okay na. So, tanggalin muna natin ito. Ay, ito muna ikabit natin, mga katek. Siyempre, pasok nito sa butas. And, lagyan natin yung tornilyo. So, once na okay na mga katek, pwede na natin lagay ang ating ito, yung power supply and itong sa load. Okay, so pwede na natin siyang ilock. And syempre, oops, baliktad mga katek. Ayan. And syempre, okay, ito na ang ating finished product. Okay, napakaganda and okay naman siya, hand carry siya, portable, pwede niyong bitbitin. Mas malaki nga lang yung casing dito sa part niya. Pero, pwede na. Pwede natin na marami na tayong project na papaggagamitan ito. So, ito na ang isang parang mini adjustable power supply. Parang, alam niyo yung bench power supply. Okay. So, that's all mga katek. Thanks for watching my video and sana na-enjoy niyo yung video ng ito. And...